This is Ruby Redstone and welcome to my vlog. Andito ako ngayon sa kapatid ko kasi day off namin ngayon. At alam niyo ba, nagulat siya kasi sinabi sa kanya na interviewin ko siya regarding being as an OFW. Kaya ayan, nataranta, naligo na siya, nagbihes, at andyan siya guys. Hindi naman siya ready. Hindi pa niya alam kung ano yung mga i-question ko sa kanya, kaya tingnan natin kung gaano siya katalino, paano siya sumagot sa mga questions. Watch out! So, eto na guys, yung interview ng kapatid ko. Hindi niya alam yung mga questions, kaya magugulat na lang siya. Ready ka na? I'm not ready. Napilitan lang siya, ayaw sana niya. Napilitan lang siya. Pero kailangan ko to sa vlog ko. Kaya walang no choice ang kapatid ko. Kailangan ng support. Ito ang unang tanong. Unang sagot. Ilang taon ka na sa abroad? At ano ang dahilan kung bakit ka nag-abroad? Ilang taon? 6 plus 3. 9! Nagbilang nine, talaga. 9 years. 9 days. Ah, 9 years. 9 years daw siya sa abroad. Yes. Anong dahilan kung bakit ka nag-abroad? Siyempre, una, nag-umpisa ako kasi nag-abroad. Dalaga pa ako para sa family. Tapos, bumalik ako ulit. Yung ganda mo. Bumalik ako ulit. Nung may anak na ako, siyempre, para nasa future ng baby ko. Ayun. And, siyempre, sa family pa rin. Pag may kailangan ng tulong, ganun. Magaling. Susuporta. Kaya ang, ano, in short, dahil sa kahirapan ng buhay. Yes. Okay. Etong pangalawa. Ano ang pakiramdam nung unang buwan na malayo pa sa iyong pamilya? iba kasi yung experience pag wala ka pang anak. Kasi yung homesick ko nandun, pero iba yung feeling pag may anak ka na. Kasi kahit 1 week ka pa lang, ramdam na ramdam mo yung homesick. Lalo na pag ano, naaalala mo yung tinatawag ka ng anak mo na mama. Tapos, yan lagi, pag kausap ko siya, lalo na pag kausap ko siya, lagi sinasabi, mama, uwi ka na dito. Kaya yun, hindi napipigilan yung emotion. Oh. Yung homesick talagang ano. Lagi mo siya nangimiss. Yes, sobra. Ay, yun, I feel you, may anak naman kasi ako eh. Ito na ang pangatlo. Anong mga achievements mo bilang isang OFW? Achievements. Siyempre, una, nakapagpundar naman ng bahay. Tapos, nakapagpaaral ng kapatid. Ngayon nga, teacher na siya, Charisse. Tapos, kapatid namin si Venus. Actually, hindi lang siya. Halos lahat sila, kaya lang yung iba, hindi na nagtuloy. Kasi inuna na yung pag-aasawa. Pero okay lang yun, kasi okay naman yung ano, family. Yung talaga yung, ano, yung yeah, kapalaran nila. Yes. Eto na ang pang-apat. Nakaka-tense pa lang. Andito kami sa kwarto niya. Hindi niya talaga kasi alam. Kasi hindi ako ready. Hindi niya expected na interviewin ko siya. Hindi niya alam. As in. Mahirap pala ito maging bisita. Ito yung pang-apat. 6 questions lang naman to. Malapit na lang. Wow. Nangalahati ka na. Pakishare ang mga unforgettable experience mo dito sa abroad. Experience. Kung may bad experience ka, may good madami. Experience. Madami. Madaming, ano, good and bad. Doon muna tayo sa, ano, sa bad.
Kasi na-experience ko yung ano, yung mawalan ng trabaho ng ilang buwan. Kasi alam ko yung story niya. Siyempre kapatid ko. Tapos halos, ano, talagang give up na ako. Gusto ko na umuwi. Pero talagang si Lord hindi talaga natutulong. Siya yung gumawa ng way para hindi ako makauwi. Kasi may dahilan pala yon. Yun nga, dumating tong mga bago kong amo, blessing sila. Kasi hanggang nung naging sila yung amo ko, yung experience namin, or lalo na ako, kasi yung, yun nga yung nangyari few months ago sa tatay namin, hindi ko naman expected. Bakasyon ko, pero yung tatay ko no hospital. So, ang nangyari sa bakasyon na yun, bantay. Hindi nakagala. Pero ano naman, thankfully pa rin kasi at least sa huling pagkabuhay niya, nakapiling ko pa siya, naalagaan, ganun. Tapos yun, yung magandang experience ko rito, yung siyempre, nakasalamuha ko yung mga iba't ibang tao, nagkaroon ng madaming kaibigan. Tapos, ano pa ba? Yun nga. Yun. Yan ang good na dumating sa buhay ko, yung pagkaroon ko ng buting amo. Ayun. Tapos ito ang panglima. Meron ka bang pinagsisisihan na nag-abroad ka? Tapos, kung oo, paki-explain. Pinagsisisihan? Oo. Sometimes, pumapasok sa isip ko yung pagsisisi kasi noon talaga guys, nasa isip ko noon, nung wala pa kasi akong anak, sabi ko, pag ako nagkaroon ng anak, hindi na ako aalis. Kumbaga gusto ko ako yung magpapalaki sa kanya, ganyan-ganyan. Kumbaga nakaset na sa mind ko yon hanggang sa dumating yung time na siyempre hindi inaasahan yung buhay kasi sa Pilipinas. Hindi natin masasabi, pag wala kang trabaho, walang income, mararamdaman mo talaga yung hirap. Tapos, bilang ina, napakahirap sa ano, sa damdamin yung hindi mo maibigay lahat ng kailangan ng anak mo. Hanggang sa nag-decide ako ulit na umalis. Ganun. Na yata. Ayoko sana umiyak. Ayoko talaga umiyak. Kasi hindi talaga ako ready. Tapos yun nga, umalis ako. Tapos, hanggang sa ayun, yearly talaga, kasi ilang years din na hindi ko siya nakasama sa birthday niya. Tapos, nakuhulik na ba siya? Pinaya ko yung kapatid ko, guys. Ako din naiiyak. Hindi kasi ano, kumbaga sa 3 years, nung umuwi ako dahil gusto ko siyang makasama sa birthday niya. Ang nangyari. Nagkataon na yun na no hospital si tatay. Kaya yung paharap ko na nabigyan siya ng ano, magandang birthday tapos kasama niya ako. Hindi natupad. Pero naiyak pero yun nga. Wala naman ako pinagsisisihan kumbaga doon. Kasi at least natulungan ko rin si tatay kahit papano. Pero yun talaga, nagsisisi ako kasi kung hindi sana ako umalis, baka nasubaybayan ko pa sila ng mabuti kasi sila tatay nakatira sa bahay. Kami nila nanay. Pero yun nga, dahil sa kahirapan, hindi mo talaga may iwasan na hindi rin pumasok sa isip mo yung magipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya nandito ako ngayon. Yun. Ay, umiyak nga siya. Ito na pang-anim guys, last na to. Okay na kong question na to. Hindi na nakakaiyak.
Ito na ang last question. Ano ang pwede mong mai-advise sa mga kapwa mo OFW? Ayun. Anong pwede mong mai-advise? Ako bilang OFW sa 9 years, sa lahat ng mga naging experience ko, good and bad, hindi talaga na wala sa akin yung tiwala sa Diyos. Uh-uh. Kahit anong nangyari sa akin dati, hindi ako bumitiw. Kahit na dumarating yung time na sukong-suko na ako, ganun. Kumbaga, pag naaalala ko siya na yung lagi nilang sinasabi na hindi siya natutulog, lahat ng kailangan mo, siya lang ang lapitan mo. Yun ang ginagawa ko. Kaya, sa kapwa ko, OFW, mahirap, oo. Talagang walang kasing hirap ang maging isang OFW. Alam natin yan. Pero tiwala lang, guys. Para sa pangarap, para sa future. Tiwala pero, kay Lord. Hanggat maaari sana, matuto rin tayong mag-ipon. Kasi hindi naman habang buhay na OFW tayo, darating din yung panahon na uuwi tayo sa pamilya natin. Kaya, yun guys, tiwala kay God, maging matatag lagi, at mag-ingat din lagi, huwag mawawalan ng pag-asa. At yun nga, dasal lang talaga, dasal. Yan ang pinaka the best na sandata natin. Oh, tama. Kaya ang alagaan ng sarili. Yun ang ano ko. Of course, alagaan ng sarili kasi yung katawan natin, yan ang puhunan natin sa trabaho natin eh. Oh. Kung mahina tayo, magkasakit tayo, syempre. Iba sa atin kahit may sakit nagtatrabaho pa rin, which is yun nga yung mas masakit dahil wala na nga mag-aalaga sa'yo, kailangan mo pang magtrabaho kasi wala kang choice. Kaya, yun, alagaan ng sarili, huwag magpabaya. Ang galing, guys. Ang galing ng kapatid ko. Matalino pa din siya hanggang ngayon. Thank you so much. Hi. Thank you. Buti natapos. Pinaiyak ko siya, guys. Grabe ang init. Pinaiyak ko siya. Baka may iyak din kayo niyan. Nakapagawin niyo to. Thank you so much. Panoorin niyo po. Tapos ilike na din ang video ko. And please subscribe to my YouTube channel. Yes, guys. Support po natin si Redstone Vlog. Ayan. Maraming salamat. Hanggang sa muling video. Thank you. Bye. Bye.